Alright, hello everyone, my name is Bob Casillao. And right now we're here in Cagayan de Oro. And together with us right now ang ating charity helper na si Coach Arman. Hello! Ang kanyang farm. Wow! Ayan. And also si Ma'am PB. Hello! Ayan. And also we have a friend here. Ayan. Sir? Hi. So, si Sir po ay nasa ibang company pero he's very interested to know more about Bitcoin. Nagkaroon kami ng problem about our GoToWebinar. So, we decided na mag-share na lang sa inyo ng live about our thoughts about Bitcoin. So, hopefully, wala tayong problem sa sounds. Okay naman? Okay. So, pasensya na po kayo. Medyo limited po ang ating connection. By the way, I would like to encourage everyone na sana mag-invest kayo ng time and also ng kumbaga effort, no? Na makakuha ng ito ng copy ng Bitcoin Magazine. Nakita niyo po, medyo maingay sila. Pero nag-start ako. Ayun na! Nag-start ako, 1 Bitcoin, 2 Bitcoin. Kaso mo nakita ko yun. So, binitlo ko, then ginawa ko muna. Netflix ako, ginawa ko muna. Okay. So, medyo maingay po doon sa area namin dahil meron pong sinishare si Coach Arman. Bali, ang reason po kung bakit kami nag-conduct ng event dito sa Cagayan de Oro because we have a lot of members here na nagre-request na sana magkaroon ng webinar dito or sorry, magkaroon ng seminar dito. And kahapon, akala namin konti yung mga attend. Pero eventually, after 1 hour of waiting, dumating yung mga tao at talagang dagsa ang mga tao na nag-join. So, siguro bago ko mag-share ng advice dun sa mga bagong nag-join ngayon. Ayan, may mga nag-join na rin po ngayon sa webinar natin. Dami ah. Actually, this is my first time na mag-live at sobrang grabe pala ang ano yun? Ang pressure, no? Kapag na-live ka. Unlike kapag go to webinar na platform. Okay, so mamaya, i-invite din natin si Ma'am PB to share more about her thoughts about Bitcoin. And at the same time, para mag-guide yung mga bagong member ngayon sa BTC Panda. Ayun. Okay, so ang dami nating nag-join, mga 10. Hintayin lang po natin pumasok yung iba na supposed to be mag-join sa ating webinar for tonight. Saka tayo mag-proceed. Okay, i-accept ko rin po yung mga bago sa webinar na to para maka-join din sila. Wait lang po. So, balik po tayo. Ayun. So, nandito sa Oro City para mag-share ng ating thoughts about Bitcoin and BTC Panda. So, napakaganda po ng aming hotel dito. Ayan, may mga design sila na parang nursery, preschool. Ayan. So,
Good news po sa ating team. Marami pong mga naging fundraisers, marami pong mga naging manager, no, na naging part ng ating community or na-promote na po. So, para dun sa mga bago na mag-join sa kay BTC Panda or nag-join kay BTC Panda, siguro hingi muna tayo ng advice kay Ma'am PV. Okay. Anong may advice mo sa mga bago? Pero naman yung mabago kasi dami ko pa na ako. Hello po everyone, I'm Miss PV Palma. Sa mga bagong members ng BTC Panda, ang unang-una niyong sigurong dapat gawin ay panoorin yung dalawang documentaries about Bitcoin. If meron na kayong mga prospects, nakagawa na kayo ng prospect list nyo from your friends, from your family members, or long-lost relatives, or ex-classmates and all, pati mga exes nyo, when you tap them or when you first approach them, yun sabi lagi ni Coach Nasri, pagplanuhan yung approach, wag basta-basta. We suggest kung medyo hindi sila techie or they find it hard to understand yung technicalities ni Bitcoin, wag niya munang sagarin. So, ang ginawa namin pag mga ganun yung prospects is that in-offer muna namin si BTC Panda. Walang blockchain, walang coin, walang kahit anong technicalities ni Bitcoin. BTC Panda lang. Yung earning opportunity kay BTC Panda, when you buy this, when you contribute this amount, you'll be earning this amount every month. Yun yung pinaka-bentahe. So, pag nagawa nyo yun, nagets na nila kung ano yung pinaka-role ng BTC Panda sa coin nila, then we can fit in everything. Kung saan nilang pag-aaralan yan. Since naririnig na nila at ginagamit nila yung Bitcoin, kung saan nilang ma-internalize yung pinaka-core ni Bitcoin. Tip pa sa mga bago, huwag madederange, focus ka muna kay Bitcoin. Maraming, dahil nag-immerse ka na sa mundo ng cryptocurrencies, maraming magsasabi sa'yo na may mas maganda or mas kikita ka dito sa ganito. What we always suggest is before you, bago tayo magkadolyar, marami muna tayong peso. Ganun po. So we suggest that before you have lots of alternative coins, Bitcoin muna. Yun po. Bitcoin kasi 100% masasolve na lahat ng concerns mo about cryptocurrencies. Kahit mag-aral ka ng iba. Ayan, so gagalaw tayo. Slur! Awa ko kayo. Our leader in CDO. Host in CDO. Multi-millionaire. Okay. Okay. So, yun nga po, maraming false prophets ang Bitcoin. Kami po, hindi kami self-proclaimed experts sa Bitcoin. Wala pa pong experts sa Bitcoin. So, even someone tells you na they know a lot of things about this and that, and in the cryptocurrency na parang intay na sila. Yun. Pag meron kayong mga nagsabi sa inyo na alam na alam nila ito, wala pa po talagang napatunayan na pinakamatalino sa Bitcoin or cryptocurrency. So, lahat tayo pantay-pantay. Lahat pwedeng maging Einstein or Plato ng Bitcoin. So, yun. Huwag po tayong kabahan na technical yung pinag-aaralan natin kasi kahit ano na pag-aaralan. Yun po. Okay, so may mga misconceptions about Bitcoin and BTC Panda. Ayan. Isa sa mga misconceptions kay Bitcoin, siya raw ay company or siya raw ay product na owned ng company. So, kailangan nating intindihin na si Bitcoin ay parang internet. Technology siya. Kagaya ni internet, maraming nang i-scam. Maraming mga
maraming mga nag-use and abuse kay internet. Si Bitcoin din. May mga tao na ginagamit siya ngayon para pambili ng mga illegal na mga products or illegal drugs or illegal services. Pero ang point diyan, kahit na anong mangyari, eh magtutuloy-tuloy or magpapatuloy pa rin si Bitcoin. Ngayon, ang gusto naming mangyari, gusto naming mag-share about our personal insights or opinion about Bitcoin. And also, why we want to encourage everyone na mag-start na rin kayong bumili ng Bitcoin. And also, you start to collect those materials na available naman sa internet. Para sa ngayon, eh, mag-start na kayong maka-experience ng kung paano nga ba tayo pwedeng matuto or kumita through Bitcoin. Ang nakita naming magandang way or platform na pwede nating gamitin is si BTC Panda. Why BTC Panda? Because sa lahat ng mga platforms, no? Sa lahat ng mga online opportunity, no? Na nakikita namin sa internet, ito yung platform na kung saan yung mga admins nagpapakita sila. So kagaya na nagpapakilala. At the same time, sila mismo yung nagpupunta sa mga countries para mag-conduct ng event. Now in our case, for example, nagkaroon ng updates or migration, si Coach Nazri Omar, siya mismo yung pumunta dito sa Philippines to talk to the leaders na kung ano yung good intent about dun sa migration, sa updates. And not only that, kapag nagtanong ka sa kanila, sa mga admins, sumasagot sila. Unlike sa other platform na hindi mo kilala kung sino may gawa, no? Hindi mo kilala kung sino yung mga nag-create nun. At least dito, kay BTC Panda, na ano mo sila, kumbaga nakakausap mo sila, tao sila, no? So, yun po. Ano pa? Ano pa yung mga misconceptions about Bitcoin? Ang misconceptions kay Bitcoin, napaka-komplikado niya. Hindi siya madaling intindihin. Ngayon, dun sa mga tao na gustong magturo about Bitcoin para ma-encourage nila si BTC Panda, ang pinaka-advice ko sa inyo, wag kayo mag-discuss about technicalities ni Bitcoin. Kumbaga, pag nagtanong sila kung ano si Bitcoin, sagutin nyo lang ng simple, sagutin nyo lang based on kumbaga, simple words, then i-divert nyo na. Kumbaga, i-divert nyo sila dun sa kung ano yung practicality, kung ano yung sa madaling salita ay madali nilang maintindihan. So kami, ang ginagawa namin, nagbibigay kami ng examples, nagbibigay kami ng mga sample na sample na scenario na kung saan mas maintindihan ng mga tao kung ano si Bitcoin. For example, pinapakita namin wallet namin. Ito. Yung sabi namin sa kanila na ngayon, meron pa tayong wallet. Pero time will come, mawawala na yung wallet natin. Ano pa ba? Nagbibigay kami ng examples like pag pumunta ka sa restaurant, imbis na magbayad ka through Visa, Mastercard, madadagdagan na siya. Pwede ka na magbayad through Bitcoin. So not only that, maraming mga examples na pwede natin kumbaga gamitin para maintindihan nila yung practicality ng Bitcoin. Ngayon, kung meron kayong mga prospect na masyadong technical, no? Hangga't maaari, kung hindi niyo naman siya kayang sagutin, huwag niyo silang i-divert doon. Now, Ma'am PB, yung di-discuss ko po ngayon is about dun sa mga misconceptions ni Bitcoin. Siguro, mag-add ka pa ng... Kasi ang sinabi ko na misconceptions about Bitcoin is yung, kumbaga eh, characteristic ni Bitcoin. Kasi may mga prospect ako na sabi si Bitcoin daw ay pagmamayari ng company or pagmamayari ng produkto raw siya or hindi raw siya long-term, ganto-ganyan. So, yun. Aside from that, yung technicality ni Bitcoin na mahirap daw siyang intindihin. So, sinagot ko nga siya na mas maganda kung
wag nating i-discuss yung technicality ni Bitcoin. Then other than that, the two topics na sinabi ko or two main concerns, what else you can add? Misconception. Siguro another misconception with Bitcoin is yung laging ginagamit ng ibang mga alternative coins na it's too late for you to buy Bitcoins or to grow your Bitcoins. Lagi nilang sinasabi na tapos na, na-miss na natin yung chance ni Bitcoin, na wala nang chance na kumita kay Bitcoin and all. Well, in fact, if we do our research, if we further our studies about how Bitcoin works, alam natin na wala pa sa kalingkingan yung potential na naatim ni Bitcoin in his 8 years in existence, di ba? So, maraming magsasabi niyan na Bitcoin is dead and that nag-aantay na lang na mag-rapture sa Bitcoin up to na mawala siya. Although, that's their internal wish, technically, di ba? Ang misconception doon is that they're dead. Ang daming magsasabi na tapos na, wala na. And pag binakita mo sa kanila yung CoinDesk na Bitcoin Venture Capital, ang mga investment doon as early as 2012, ilang taon pa lang yung investment ng mga milyonaryong tao, ng mga matatalinong tao. Siyempre, pag long-term ang investment, alam mong hindi nila yan kukunin in 5 years, 10 years time. So, kung ngayon pa lang i-judge mo na yung status ni Bitcoin, bakit sila? Diba? Bakit yung matatalino? Ba't yung mga mayayaman? Hindi nila ginudge. Ngayon nga, May, meron pa silang ininvestan na $70 million na kumpanya. Bakit sila, yung mga nag-aral, yung mga nag-analyze ng market data, ng Bitcoin status ko, bakit sila hindi nila ginudge sa Bitcoin? So, kapag meron pong nagsabi sa inyo nun, ang unang tanong, alam mo ba yung Bitcoin halving? Kasi kung alam niya yung Bitcoin halving, hindi niya masasabi na na-reach na ng Bitcoin yung potential niya. So technically, kung meron na, pabati daw, kung meron kayong mga tao na naglilirio sa inyo na it's too late with Bitcoin, tanong niya siya, alam mo ba yung Bitcoin halving? Na in-explain na natin sa mga posts natin, sa mga videos and all. Kung di niyo po alam, PM niyo po ako, sasagutin ko po yan. Yun. So, by the way, hi po kay Sir Joel Lamando Carbonell from Abu Dhabi. Wow! Ayan. James Unas. From I believe US. From USA to. Oo. Sir Chris Bitcoin Palor. Ito po from ano po to? Mars. From Afghanistan po siya. From Afghanistan right now. Ano ka ba? Higher being yan. Sir Ferelli Curioso from where? From Manila, no? Yeah, from Manila. Ma'am Ian BTC Panda. Yan, BTC Panda. Interrupted daw po tayo. Sir, kasi may mga PM na lumalabas. Yes, Chris Lazaro. Hi, sir. Yan, from, ano yan? From Great Woods of Division. Bacoor, Cavite. Okay, so yun po. So, masyado ako madikit sa akin. Sorry. Okay. So, siguro ano, mag-share na lang kami kung ano yung experience namin kay BTC Panda or kay Bitcoin. Or ano yung bakit natin ginagawa? Ano yung experience namin kay Bitcoin? Paano kami napunta kay Bitcoin or BTC Panda? Somewhere 2012 sa Singapore, meron akong boss. Nasa loob kami ng kotse, senior niya sa akin yung Bitcoin. So hindi ko maintindihan kung ano si Bitcoin. Sabi niya, minamine daw siya. Tinanong ko siya kung gold ba yun or parang commodity na pinoproduce. Hindi ko talaga siya maintindihan. Kaya, noong 2000, ano ba sinabi ko? 2012. Yeah, 2012. Hindi pa rin ako nag-join. Kung nag-join ako noon, siguro mga nasa $20 pa lang si Bitcoin noon. Ngayon, noong 2014, na pakinggan ko ulit si Bitcoin, na-encounter ko ulit siya sa ibang tao. Noong time na yon, medyo mataas na si Bitcoin. Nasa 200 USD na siya. Ayun, so, hindi pa rin ako bumili. Kasi ang question ko doon,
what's in it for me? 2014, masyado akong busy sa goal. Masyado ako busy sa isa kong company na mas malaki yung kinikita, no? During that time. So, na-realize ko ngayon, 2016, no? Marami tayong mga prospect na kumbaga eh, gusto nating tulungan about Bitcoin, pero the question is, ang question nila sa sarili nila, or same question, what's in it for me, di ba? Anong mapapala kay Bitcoin? So, dapat maging aware tayo kung ano yung mga interesting value statements or parts ni Bitcoin na kailangan nating i-share. So, yun. Noong October 2015, may nag-invite sa amin sa... Pasensya na, hindi ako masyado makatingin sa inyo dahil nahihiya ako sa inyo, no? May nag-invite sa amin sa Malaysia para umattend ng isang Bitcoin meeting. Tapos, siya yung coach namin, si Coach Nazri Omar. Top earner siya sa isang Malaysian company din. At the same time, company owner din siya. At the same time, siya ang top one ng Global Intergold, I believe, sa Malaysia. Nag-earn siya ng more than 6 million USD na sales. So, napaka-passionate niya, napaka-talagang father figure, coach talaga siya. I encourage everyone na ayun, sana magkaroon kayo ng chance na ma-meet si si Coach Nazri Omar. Ayun, pinresent niya sa akin si BTC Panda, pero during that time hindi pa maganda yung website niya, kaya at the same time hindi rin kami masyadong confident doon sa platform na yon. At the same time, may mga questions kami na we need to kumbaga answer pa, kaya hindi kami masyadong kumbaga nag-focus din doon. So yun nga, October, November, December nag-meet kami. January, last week of January, yun nga, in-encourage ko sila na if you're really interested to penetrate or to bring this Bitcoin technology in Philippines to teach other people through us, pumunta kayo dito sa Philippines. Yun nga, nag-sponsor sila ng event dito sa Philippines hanggang sa... Tiyanong ko yung mga leaders kung ano yung feedback nila sa Bitcoin kay BTC Panda at saka sa mga admins. Of course, bago tayo mag-join, syempre, di ba, we need to know kung sino yung mga people behind this platform. Then we realize na ang galing pala. Sobrang ganda ng program. Especially right now na, kumbaga eh, nakita namin kung paano nag-run yung marketing program ni BTC Panda. Nagsimula kami sa 1 BTC hanggang sa naging 15, hanggang sa naging 90, hanggang sa naging 120, so hanggang sa naging 200 BTC. Nagsimula kami sa wala hanggang sa nagkaroon, no? Lahat talaga tayo mag-start sa wala hanggang sa mag-decision tayo kung gagawin talaga natin si BTC Panda or si Bitcoin. Ang point ko lang, hanggat hindi tayo nagbe-breakthrough or hindi tayo gumagawa ng desisyon, mahirap talaga sa atin na maging part ng technology na to or ng Bitcoin or kumita ng passive income. Now, ang sekreto talaga para kumita ka ng mas malaki kay Bitcoin and BTC Panda, una, dapat meron kang malaking kapital. Yun ang una. Kung gusto mong yumaman talaga kay Bitcoin, dapat malaki ang kapital mo, malaki ang pambili mo ng Bitcoin. Pero, yung isa pa sa reason para mapantayan yung una, no? Kasi pantay din niya, tayo sila sa top 1. Dapat masipag ka. Guys, kahit 0.1 BTC lang, no? Nasa 3,000 pesos lang yon plus PIN, makapasok ka na kay BTC Panda. Kapag ikaw nag-direct referral ng 1 million at yung nag-provide help or nag-bumili ng Bitcoin na worth, let's say, 15 or 20 BTC, no? Sabay kayo.
ikaw 0.1 lang, tapos siya 20 BTC. Pag dalawa kayong nag-invite, no, ng mga tao or nag-share about BTC Panda, parehas lang kayo nang kikitain sa direct referral. So, ibig sabihin, sa direct referral, walang discrimination. Kumbaga, depende sa sipag mo. At pwede mo pang malagpasan yung taong hindi gumagalaw in terms of passive. So, yun po. So, ang point ko lang, dito, may pera ka. Dito, kung malaki pera mo, pwede kang bumili ng maraming Bitcoin. Advantage mo na yun, edge mo na yun. Kung wala kang pera, pero masipag ka, no, edge mo pa rin yun. Kasi pantay lang nun yung tao na may malaking pera. Nagets nyo po ba? So, hopefully, nagets nyo po yun, no? So, ang point ko lang dito, ano pa man, hindi mo magagawa si Bitcoin or BTC Panda. Hindi ka, never ka magiging part nito unless mag-decide ka na, kumbaga, intindihin siya. So, yun. Siguro, ano pa ba? Yung 30% per month, malaki pong tulong yun sa mga kababayan natin na, na they live by the paycheck. Lalo na yung mga laging nauubusan ng pang-budget. Kami po, yung parents namin. Panon, nung pinadala ko yung 0.3 something, nasa 9,000 lang yung ano nun, equivalent. Kasi kailangan, basta may something na kailangan silang bilhin. Tapos nung na-receive nila, 12,000 na yung ano, dahil nag-surge siya, naging 37,000 during that time. Yun, so, tontuwa kami, pati yung parents ko, kasi nga nakita nila real-time na lumaki yung value. And when they experience it firsthand, nung kami pala kasing nagkikwento, siguro applicable to sa mga prospects natin na hindi talaga techie. Nung kami pa lang nagkikwento, hindi wala silang interest. Alam lang nila nakikita and all. Pero nung na-experience na nila, real time, yung pag-withdraw, yung pagpapadala and all, pag-receive, yun, mas na-inganyo silang gawin sa kapag-aralan. Kaya po, tip, lalo na yung mga nagpe-present sa mga 40 and above, tapos hindi nila ganun kagamay yung internet or yung cellphone, lalo na yung mga walang smartphone. Dito sa Cagayan, meron pang mga members tayo na, I mean, umattend na walang smartphone. So, ganun po. When you present it to them, huwag niyong gawing technical. Ang mga ideals,